Text message. Besh, pahiram sana ako kahit 500. Pambili ko lang ng gatas ng triplets. Nagbayad kasi ako sa upa ng bahay at kuryente. Talagang gipit na gipit lang, Mare. Babayaran ko din sa katapusan. Halos gamais na pawis ang tumulo sa gilid ng mukha ni Jenny nang mapagtanto nito na nagkamaling na ipadala niya ang mensaheng ito sa ama ng kanyang triplets. Imbes na sa kaibigan. Malalaman kaya ng ating bidang bilyonaryo na nagbunga ang isang gabing nagkasama sila? Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. Ito na pong order niyo, sir. Masiglang wika ni Jenny sa kanyang customer. Iyon kasi ang bilin sa kanya ng tiyahin. Nagulat si Jenny nang bigla siyang hipuan ng lalaki sa kanyang puwet. Maikli lamang ang paldang suot ng dalaga dahil iyon ang ipinasuot sa kanya ng tiyahin. Ano ba yun? Ang bastos mo naman po! Galit na puna ng dalaga sa isang customer na pasimpleng ng hipo sa dalaga. Aba! Huwag kang magbintang dyan! Galit na sagot sa kanya ng customer na agad naman nakaagaw ng atensyon ng lahat. Naramdaman ko, hinipuan mo ko! Napakabastos mo! Huwag kang magkaila! Galit na depensa ni Jenny sa lalaki. Dahil sa kahihiyan, biglang nagbasag ng bote at baso ang lalaki na agad naman nakarating sa manager. Ah, pasensya na po, bago lang po kasi siya dito. Paghinging dispensa ng kanilang manager at yumuko sa customer, samantala ang mga nasira ay iniawa sa sahod ng tiyahin niyang si Rosalita. Alam mo, napaka-arte mo. Tingnan mo yung ginawa mo. Walang hiya ka talaga. Galit na sermon sa kanya ni Rosalita ang kanyang tiyahin. Sinampal at sinabunutan pa siya nito at hindi pa nakontento ang babae at pag-uwi sa bahay ay hindi ito pinakain. Pasensya na po. Iyon lamang ang nasabi ng dalaga. Kahit sa loob-loob nito ay gusto na nitong sumagot sa tiyahin. Pasensya? Maibabalik ba ng pasensya mo ang perang binawa sa akin? Pwes, kainin mo yung pasensya mo. Si Ali lang ang pakakainin ko. Parusa mo yan sa kagagahan mong taglay. Arte-arte? Akala mo naman may mawawala sa kanya? Hoy, parang hipo lang, nag-iinarte ka na? Galit na wika ni Rosalita kay Jenny na ngayon ay nakayuko lamang at lumuluha. Si Jenny ay ulila na. Namatay ang kanyang mga magulang, bata pa lamang siya at naiwan sila ng kapatid niyang may sakit sa kanilang masungit na tiyahin. Hindi lang masungit, ginagawa pa silang alipin na akala mo hindi sila nito kadugo kung ituring. Mula ngayon dito na kayo titira sa akin, sa bahay ko, at lahat ng utos ko dapat susundin niyo. Ayoko sa lahat ang tamad at maarte. At ikaw, Jenny, bilang ikaw ang panganay at may asma tong kapatid mo, ikaw ang gagawa ng mga gawain na dapat siyang gagawa. Lahat ginawa ni Jenny para lamang hindi magalit o mainis ang kanilang tiyahin sa kanila at maibigay ang kanilang mga pangangailangan, lalo ng pangangailangan ng kanyang kapatid. Halos araw-araw, kailangan ni Ali na magpapalit ng gamot ng kanyang inhaler upang hindi ito mahirapan sa paghinga. Pili lang din ang pagkain na pwede sa kapatid ni Jenny, kaya kailangan niyang sumunod sa kanyang tiyahin para humaba ang buhay ng kanyang kapatid. Agad na nagtungo si Jenny sa kanyang tiyahin, alam kasi ng dalaga na ayaw ng tiyahin na pinaghihintay. Tita, ano po yun? Nagtatakang tanong ni Jenny sa kanyang tiyahin si Rosalita. Ngumiti naman si Rosalita at nagsalita. Jenny, pamangkin. Medyo gipit na kasi ako. Alam mo naman ang tiyo mo ang nagtatrabaho para sa atin, di ba? At maliit lang naman ang kita ko sa pagiging waitress. Eh, wala na akong pantustos sa panggamot ng kapatid mo, kaya pinasok kita bilang tagapaghugas sa akin trabaho. Hindi ka naman siguro tatanggi, ano? Pekeng gumisi si Jenny kahit sa loob ng dalaga ay napakabata niya pa para magtrabaho. Ngunit wala siyang magagawa kundi sumunod para sa kapakan na nilang magkapatid. Sige po, tiya. Peking umiti pa si Jenny
at bumuntong hiningang pumasok na lang sa kanilang maghipot at maliit na silid. Ano sabi sa'yo ni Tia Ate? Tanong ni Ali na walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Ah, wala iyon. Kailangan lang ni Ate na magtrabaho para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Wika ni Jenny kahit na alam naman niya ang totoo. May kaya ang kanyang tiyahin, ngunit sadyang marahas at malupit lamang ito sa kanila. Nag-aaral sa pribadong paaralan ng mga anak nito, taliwas sa sinasabi nito sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na ginagawa lamang iyon ng kanyang tiyahin dahil gusto nito na makakuha ng pera mula sa kanya kahit na bata pa lamang siya. Kinabukasan ay nag-umpisa na si Jenny bilang tagahugas sa pinapasukan ng kanyang tiyahin. Ilang taon na yung pamangkin mo, Roselita? Tanong ng isang lalaki na tiyahin ng dalaga. Matanda na ang lalaki at mahahalata iyon sa buhok nitong putina. Naku, 16 pa lang yan si Jenny. Sagot ng tiyahin nito at narinig iyon ng dalaga. Tumango naman ang matanda na parang kinukursanada ang dalaga. Kahit na minor de edad pa lang si Jenny ay hindi iyon mahahalata sa hubog ng katawan nito. Malaking bula si Jenny at masasabing may katawan ng dalaga na mapagkakamala na nasa wastong gulang na, kaya hindi nakatakataka kung marami ang hahaka sa dalaga. Tunay na maganda ito at malaking hinaharap. Tiya, tapos na po ako. Wika ni Jenny kay Roselita ngayon ay nakatitig sa postura ng dalaga. Ah, sige, uwi na tayo ng maaga ngayon. Wika ng tiyahin at nakangiti pa sa dalaga. Pag uwi sa bahay ay tila umibang ihip ng hangin. Ibinili ni Roselita ang magkapatid ng bagong damit at pinaulam ang mga ito ng masasarap na pagkain. Nagtaka naman doon si Jenny, ngunit isinuwalang bahala lamang iyon ng dalaga dahil nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang kapatid. Kinabukasan ay maagang ginising ni Roselita si Jenny. Jenny, bumangon ka na riyan. Pupungay-pungay na tumayo si Jenny at nagtanong. Saan po tayo pupunta? Takang tanong ng dalaga at nagpunas pa ng muta ng kanyang mapupungay na mata. Mamimili tayo. Wika nito at kahit na nagtataka si Jenny ay sumama ito sa kanyang tiyahin. Nagtungo ang dalawa sa tiyangge at namili ng mga damit. Tiya, para po saan ang mga yan? Takang tanong ni Jenny sa tiyahin. Mga susuotin mo. Sabi ni boss, ipapasok ka niya bilang waitress. Kaya dapat maayos at magandang mga damit mo. Doon na kinutuban si Jenny. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang sarili. Pag-uwi sa bahay ay pinatulog muli siya ng kanyang tiyahin. Matulog ka na muna, Jenny. Gabi pang pasok natin. Wika ng tiyahin kay Jenny na kahit gusto ng magtanong ay nanatiling tahimik at walang kibo. Kinagabihan ay sabay na pumasok ang magtiyahin. Magpalit ka na ng damit mo. Wika ni Roselita sa pamangkin at iniabot ang isang damit na halos humapit na sa kanyang katawan. Gustuhin man niyang magreklamo o magreact sa damit, ngunit sumunod na lamang siya dahil hindi naman siya mananalo sa kanyang tiyahin. Ihatid mo ito doon, Jenny. Galingan mo ha. Ngumiti ka at magpa-impress sa customer. Wika ni Roselita sa pamangkin na wari may nais ipahiwatig. Sumunod naman si Jenny kahit may nahahalata na siyang mali. Dalawang beer po para sa inyo. Sana mag-enjoy kayo. Wika ni Jenny at ngumiti. Napakaganda mo naman. Pwede mo ba kaming samahan dito? Tanong na wika sa kanya ng customer. Doon na naisip ni Jenny kung anong ibig sabihin ng kanyang tiyahin sa mga sinabi nito sa kanya. Ah, pasensya na po, madami pa po akong gagawin. Paghingi ni Jenny ng paumanhin at mabuti na lamang at hindi na nangulit ang mga ito. Naghatid na si Jenny sa iba pang customer at mabuti na lamang ay naging maayos ang unang araw niya sa pagiging waitress. Oh, mabuti at walang nangyari. At magaling nakakuha ka pa ng tips mula sa mga customer. O siya, magpahinga ka na. Heto, itabi mo ito pang bili mo. Wika ni Roselita at natuwa naman si Jenny dahil inabutan pa siya ng 100 ng tiyahin. Maagang nagpahinga si Jenny at kinabukasan ay ganun pa din ang naging routine nila. Ayusin mo dapat ha,
mas malaki ang makukuha mo ngayong gabi. Tandaan mo, kailangan mo tong gawin para kay Ali, para sa kapatid mo. Hindi to para sa akin o kahit na kanino. Muling paalala ni Roselita sa pamangkin. Alam naman ni Jenny na iyon lamang ang sinasabi sa kanya ng tiyahin upang hindi siya tumanggi sa mga utos nito. Dahil alam nito na hindi makakatanggi si Jenny pag ang usapan ay ang kanyang kapatid. Beer para sa dalawang nagagandahang dalag? Wika ni Jenny. Numiti naman ang mga dalaga at biglang pinatawag si Jenny. Tiya, bakit po? Nagtatakang tanong ni Jenny sa tiyahin na ngayon ay aboteng ang ngiti. Sumama ka sa akin, aayusan kita. Wika ng isang bakla. Sumunod ka na lang sa kanya at wala nang maraming tanong. Wika ni Roselita kay Jenny. Labag sa loob na sumunod si Jenny at tumingin pa sa tiyahin. Ito, bagay sa'yo to. Wika ng bakla kay Jenny at pinusuot sa kanya ang isang spaghetti na damit o sa madaling salita ay damit na halos kita ng kabuuan ng katawan ni Jenny. You look perfect. Wika ng isang matanda na kakapasok lang sa kwartong iyon. Para saan po ba ito? Naiilang na tanong ni Jenny sa mga ito. Ngiti lamang ay sinukli sa kanya ng mga ito. Sige na, palabasin mo na yan. Wika ng matandang lalaki at sumunod na lamang si Jenny sa bakla at bigla naman siyang hinila ng kanyang tiyahin. Tiya, para saan po ito? Naiiyak na tanong ni Jenny sa tiyahin niya si Roselita na ngayon ay nakapamewang. Umayos ka! Kailangan mo ng pera, hindi ba? Pwes, gawin mo na lang ang sasabihin nila. Huwag kang maarte. Baka matulad na naman yan sa nangyari nung nakaraan. O siya, ayusin mo ah. Dapat mas malaki ang perang makuha mo ngayon. Wika ni Roselita kay Jenny. Tiya, ayoko po. Pagmamakaawa ng dalaga, ngunit tumawa lamang si Roselita. Ayaw mo? Kung hindi mo yan gagawin, mamamatay ang kapatid mo. Matutulad sila sa magulang nyo. Hala, lakad! Galit na utos sa kanya ni Roselita. Umiiyak na tumalikod si Jenny at sumunod sa kasamahan. Ito na si Jenny, yung pamangkin ni Roselita. Wika ng bakla sa isang customer. Ito din ang lalaking nagbasag ng bote nung nakaraan dahil hinipuan nito ang dalaga. Come here, mabait ako. Wika ng lalaki na meron ng edad dahil mababasa iyon sa mga buhok na to. Naiilang na lumapit si Jenny sa mga ito at umupo. Nakita niya pa ang kanyang tiyahin na nakatanaw sa kanya at may kung anong bagay ang ibinigay dito. Buong gabi naroon si Jenny sa table ng mga lalaki hanggang sa matapos ng mga ito na mag-inom. Isinama nito si Jenny palabas. Teka, saan po tayo pupunta? Umiiyak na tanong ni Jenny dahil pakiramdam niya ay naapakan na ang kanyang pagkatao. Ang dami mong arte, sumama ka na lang. Wika ng lalaki at binuksan ang kotse nang biglang may nagsalita. Matangkad, gwapo, matangos ang ilong, mapupulang labi at mga mata nito na akala mo ay mata ng isang agila. I'll pay you triple. Hayaan mo na lang ang dalaga. Wika ng isang bartinadong boses. Sabay na napalingon si Jenny at ang matandang lalaki. Really? Then here. Ang arte naman yun eh. Wika ng lalaki at kinuha ang cheque na iniabot ang binata. Umiiyak na tumingin si Jenny sa isang lalaking nagligtas sa kanya. Naramdaman niya na lamang na ipinataw nito ang isang jacket sa kanya at muling nagsalita. Stop crying, just go. Wika ng binata at napatingin si Jenny sa lalaki. Malalagot ako sa tiyahin ko dahil hindi ko sinunod ang utos niya. Doon nag-iting ang panga ng binata at nagsalita. Tiyahin mo nang bubugaw sa'yo? The hell? What kind of woman is she? What's your plan? Napatulala si Jenny at hindi makapag-isip ng hakbang na gagawin. Get in. Wika ng lalaki at agad naman na pumasok si Jenny sa loob ng kotse at hindi na nag-alinlangan pa. Habang nasa biyahe ay bigla namang tumirik sa gitna ng daan ang kotse ng lalaki. Damn! Get out! Now! Huminto ang kotse. My house in a distance. Malapit na kaya pwede na tayo maglakad patungo doon.
Agad na bumaba si Jenny at sumunod sa lalaki, ngunit biglang bumuhos ang ulan. Run! Wika ng lalaki at hinawakan si Jenny sa kamay. Ilang segundo lamang ay nakarating na sila sa bahay ng lalaki. Pasok, feel at home. Namanghang pumasok sa loob ng mansyon si Jenny. Bahay mo ito? Namamanghang tanong ni Jenny sa lalaki. Inabutan naman siya ng lalaki ng tuwalya. Yes, it's all mine. By the way, bakit parang takot na takot ka sa tiyahin mo? Tanong ng lalaki kay Jenny. Siya po kasing kumukup sa amin nang mawala sila mama. Nasa kanyang kapatid ko at kapag wala akong pera na maibigay sa kanya ay paniguradong sasaktan niya ako. Wika ni Jenny. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kwentong iyon ni Jenny. Okay, maligo ka na at magpalit ba kasi punin ka pa. Wika ng lalaki kay Jenny at agad naman pumasok sa loob ng banyo si Jenny. Glass ang banyo kaya kita mula sa labas ang kilos ni Jenny na nagpainit sa lalaki. Kita ng binata ang hubog ng katawan ng dalaga at ilang beses itong napalunok. Agad na pinasok iyon ang binata. Your body tempted me. Husky na wika ng binata na parabang inaakit ang dalaga. Sir? Kulat na banggit ni Jenny sa lalaki. Sinunggaban ang halik ng binata si Jenny na sa una ay hindi tinugunan ng dalaga pero kalaunan ay tinugon din ito. Gwapo ang lalaki at hindi nakatakataka kung tutugon ng dalaga. Maamo ang mukha ng binata at talagang kagagaan ang loob at hindi ka mag-aalinlangan sa kanya. Malamig ang gabing iyon. Maririnig ang patak ng tubig na mula sa shower at ang bawat halik ng dalawa na nakapagpainit sa kanila. Pagkatapos may mangyari sa dalawa sa banyo ay hindi pa nakontento ang binata at ginamit pa ang dalaga sa kama. At dahil sa pagod, nakatulog si Jenny. You look like an angel. Bulong ng binata at agad na napansin ito ang dugo sa kama. Doon niya nalaman na virgin pa ang dalaga. Naalala ng binata ang sinabi ng dalaga sa kanya, kaya nilagyan niya ng cheque ang bag nito na may malaking halaga at bukod doon ay ang cash. Kinabukasan ay nagising si Jenny na masama ang pakiramdam, na parabang may masakit sa ibaba ng kanyang katawan. Ngunit isinawalang bahala niya iyon at agad na naisip ang kapatid. Hindi na din siya nakapagpaalam pa sa binata at umalis na. Aba! Bumalik ka pang walang hiyang babae ka. Alam mo bang napahiya ako doon? Galit na wika ni Rosalita sa dalagang si Jenny at sinampal pa ito ng ilang beses. Tiya, ito po, kunin mo. Iniabot ni Jenny ang cash sa kanyang tiyahin. Naaalala ni Jenny ang pangyayari bago makauwi sa tahanan ng kanyang tiyahin. Binuklat ni Jenny ang bag at nagtingin kung merong barya sa kanyang bag upang makauwi. Ngunit laking gulat niya nang makita ang 100,000 pesos na cheque at may cash pa na may kalakihan din. Napapikit si Jenny at naisip na hulog iyon ang langit. Mabuti naman at meron kang dalang pera. Wika ni Rosalita, ngunit sa puntong ito ay natauhan na ang dalaga. Sa iyo na po ang perang yan at aalis na kami ng kapatid ko. Madiing wika ni Jenny at hinila ang kapatid. Eh di mas mabuti para mabawasan ang sakit ko sa ulo. O sige, isarado niyong pinto. Huwag na kayong babalik sa bahay ko. Ni Isay walang nadala ang mga magkapatid. Ate, paano tayo niyan? Tanong ni Ali sa kanyang nakakatandang kapatid. Ngumiti lamang si Jenny. Ang ate nang bahala. Wika ni Jenny at niyakap ang kanyang kapatid. Ginamit ni Jenny ang pera sa tamang bagay. Nangupahan sila Jenny at ginamit sa negosyo ang perang natira. Ngunit sinubok ng tadana ang katatagan ni Jenny. Ate, madalas ka atang magsuka. Buntis ka ba? Puna ng kapatid kay Jenny. Doon na kinabahan si Jenny at agad na nag-pregnancy test. Diyos ko, bakit ngayon pa? Naluluhang bulong ni Jenny sa sarili. Dahil positive ang naging resulta ng kanyang isinagawa. Ate! Agad na niyakap ni Ali ang kanyang ate na parabang pinapalakas nito ang loob. Ilang buwan din ang lumipas at agdalang taon na si Jenny
Hindi lang isang sanggol, kundi triplets na pata. Ate, paano yan? Ano balak mo? Hahanapin mo bang ama ng mga pamangkin ko? Tanong ni Ali kay Jenny na ngayon ay pinagmamasda ng sanggol na kanyang isinilang. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Diyos na lamang bahala kung magtatagpo man ang landas naming dalawa. Ang mahalaga ay okay ang mga anak ko. Malulusog at walang sakit. Wika ni Jenny at hanilika ng mga sanggol. Dalawang lalaki yon at isang babae. Pinangalanan ni Jenny ang unang kambal na si Jeremiah at ang ikalawang lalaking kambal ay si Joseph at ang nag-iisang babae ay Jana. Mabilis na lumipas ang taon at kahit hirap sa buhay ay pilit na kinakaya ni Jenny ang lahat. Ulam kayo dyan! Almusal! Sigaw ni Jenny. Apat na taon na rin ang lumipas at paglalako ang hanap buhay ni Jenny upang itaguyod ang kanyang mga anak. Ang kapatid niya na si Ali ay tagabantay ng kanyang triplets na anak. Isa nga pong dinding-ding, wika ng isang lalaki. Naho, kuya, masarap yan. Pagmamahalang secret recipe ko yan, wika ni Jenny sa isang lalaki. Hugo, yan ang itawag mo sa akin. Nakatira ko dyan sa malaking bahay. Napatangu-tangu naman si Jenny. Jenny, yan pong pangalan ko. Pakilala naman ni Jenny at ngumiti naman ang binata. Simula noon ay naging suki na ni Jenny ang mayamang lalaki na ang pangalan ay Hugo. Oh, anong ulam meron ka ngayon? Tanong ni Hugo kay Jenny. Ang favorite mong dinding-ding, sir! Wika ni Jenny at matamis na ngumiti sa binata. Matanong nga kita, hindi ka ba naghahanap ng ibang trabaho? Tanong ng binata sa dalaga. Eh, kung meron po, bakit hindi? Wika ni Jenny. Nasa totoo lang ay hirap na din sa pagtitinda at maliit lamang ang kita niya na halos kulang pa pang araw-araw nilang gastusin sa kanilang pangangailangan sa tahanan. Naghahanap kasi ako ng kasambahay. You know, mahirap na maghanap ng ibang tao. Mahirap magtiwala. Nabanggit ko lang sa'yo, baka gusto mong mag-apply. Here's my calling card. Tawagan mo ako kung gusto mo. Gumiti pa ito kay Jenny. Pag-uwi sa bahay ay doon na nag-isip si Jenny at napagdesisyon na ni Jenny na i-grab ang trabahong inaalok sa kanya ni Hugo. Nung gabing din iyon, tinext ni Jenny si Hugo at nag-reply naman ng binata. Kinabukasan ay maagang umalis si Jenny at nagtungo sa mansyon ng binata. Oh, ikaw pala yan, Jenny. Unang kilala pa lang ni Hugo kay Jenny ay magaan ang loob niya sa dalaga na para bang may koneksyon siyang nararamdaman sa dalaga. Ah, sir, nakapag-isip-isip po ako. Tatanggapin ko na po ang alok mo. Wika ni Jenny at para bang nahihiya pa sa lalaki. Sino ba naman ang hindi mahihiya sa binata bukod sa pagiging gwapo nito ay makalaglag panty pa ang mga tingin nito. Masaya ako na tinanggap mong alok ko sa'yo. Wika ni Hugo sa babae at ngumiti naman si Jenny. Noong araw din na iyon ay nag-umpisa si Jenny bilang kasambahay ni Hugo at hindi maalis sa dalagang pagkamangha. Wow, ang ganda naman ito. Manghawika ni Jenny at hinawakan pa ang isang statue. Isang antik na bagay iyan. Nabili ko yan nung minsan ako nagtungo sa Arabia dahil sa business tour ko. Nakangiting kwento ni Hugo. Talaga, sir? Panigurado, mahal yan. Namamanghawi ka ni Jenny at natawa naman ang lalaki. Yeah, mahal nga yan pero barya lamang ang presyo niyan sa akin. Wika ni Hugo at napatango naman si Jenny. Kahit nasa loob-loob nito ay napakalaking pera na iyon sa kanya. Agad na nagtungo si Jenny sa hardin at pinapanood lamang niya si Hugo. Ay, kay gandang halaman, ang sarap pagmasdan. Wika ni Jenny sa isang rosas na halaman. Nakangiting pinagmasdan siya ni Hugo. Sumunod na nilinis ni Jenny ay ang pool ni Hugo na hindi sinasadyang pangyayari ay biglang nahulog sa pool si Jenny at agad iniligtas naman siya ng gwapong amo. Next time, be careful. Paalala ni Hugo kay Jenny at nilagyan pa ito ng towel. Habang nakatayo ay nagkatitigan pa ang dalawa ngunit agad na umiwas si Jenny at nagpalit sa banyo. Para namang pamilyar ang hubog ng katawan ni Jenny para kay Hugo.
Ngunit isinawalang bahala niya lamang iyon. Heto, 10,000 para sa unang araw mo. Wika ni Hugo at napatulala naman si Jenny. Sir, malaki po ito. Kakaumpisa ko lamang. Nahihiyang wika ni Jenny kay Hugo. Tumawa naman ang binata. Sa totoo lang ay nagustuhan niya ang trabaho ng dalaga. Tulad ng sabi ko, barya lamang yan sa akin. Wika ni Hugo at numiti. Salamat po. Niyaka pa ni Jenny si Hugo dahil sa tuwa na ikinagulat naman ang binata. Ay, pasensya na po. Nahihiyang wika ni Jenny at ngumiti naman si Hugo. Matapos nun ay mas lalong sinipagan ni Jenny ang kanyang trabaho. Sir, yung silid mo lilinisan ko pa po ba? Tanong ni Jenny sa binata. Sa totoo lang ay hindi sanay si Hugo na pinapakialaman ang kanyang mga gamit. Pero dahil meron siyang tiwala kay Jenny ay pumayag ito. Jenny, pwede ka nang... Hindi na naituloy pa ni Hugo ang sasabihin dahil naabutan niya ang dalaga na mahimbing ang tulog. You look like an angel. Bakit pa parang pamilyar ka? Tanong ni Hugo sa natutulog na dalaga at malapit ang mukha nito sa dalaga nang bigla itong nagmulat at nagulat. Nagkauntugan pa ang dalawa at nagdikit ang mga labi. Eh, sorry po! Wika ni Jenny at yumuko pa ng ilang beses sa binata. Ayos lang. Gigisingin sana kita kaso mahimbing ang tulog mo. Palusot ni Hugo at napakamot pa sa kanyang batok. Sorry po talaga. Paghingi muli ng Jenny ng paumanhin na siyang ikinatuwa naman ng binata. Para bang aliw na aliw siya sa dalaga at hindi niya mawari dahil napapangiti siya sa tuwing makikita ito. Pauuwiin na sana kita kaso naabutan kitang mahimbing ang tulog. Paliwanag ni Hugo. Sige po, aalis na po ako. Natatarantang wika ni Jenny at nagmamadaling lumabas, ngunit hindi niya napansin ang isang basahan at nadulas ito. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Hugo. Are you okay? Nakatitig na tanong ni Hugo kay Jenny na ngayon ay hindi makaimik at nakatitig lamang sa mga mata ng binata. Para bang pamilyar ang mga mata nito? Opo, salamat. Nahihiyang wika ni Jenny sa binata at umayos ng tindig. Be careful next time. Lagi ka nalang agaw, desgrasya. Wika ni Hugo at nauna nang lumabas ng silid. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Jenny dahil sa nangyari. Ngunit isinawalang bahala niya lamang iyon at inayos ang sarili. Ate, nagpunta dito si Ate Gina, yung may-ari ng bahay, naniningil. Wika ni Ali kay Jenny nakakarating lamang. Doon na napagtanto ni Jenny na 3 buwan na pala silang walang bayad sa tinitirhan, kaya agad na ibinayad niya ang unang pera na ibinigay sa kanya ni Hugo. Pasensya na po pero sa susunod advance na po ako. Wika ni Jenny at humingi pa ng pasensya sa babae. Ayan ang gusto ko sa'yo, mabilis kang kausap. Wika ni Gina na may-ari ng bahay at ngumiti kay Jenny. Pag-uwi sa bahay ay 100 na lamang ang natira kay Jenny. Tama lang para sa pagkain nila. Ate, wala nang gatas ang triplets. Wika ni Ali sa kanyang ate. Napakamot na lamang si Jenny at kinuha ang cellphone. Agad na tinext ni Jenny ang kaibigan niyang si Agatha. Text message. Besh, pahiram sana ako kahit 500. Pambili ko lang ng gatas ng triplets. Nagbayad kasi ako sa upa ng bahay at kuryente. Talagang gipit na gipit lang, mare. Babayaran ko din sa katapusan. Bagsak na nahiga si Jenny, sa totoo lamang ay pagod na siya sa paglilinis. Samantalang si Hugo ay napatingin sa kanyang cellphone at nabasa ang text ni Jenny. May anak na siya? Takang tanong ni Hugo sa sarili dahil narongsent pala si Jenny sa binata. At dito nagtatapos ang unang kabanata. Bakit kaya hindi nakilala ni Jenny at ni Hugo ang isa't isa? At ano kayang gagawin ni Hugo ngayong alam niyang may anak pala si Jenny? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.